Natagpuang sunog ang isang Pilipina sa tinutuluyan niyang bahay sa Malaysia. Hiniling na ng Embahada ng Pilipinas sa Royal Malaysia Police na imbestigahan kung may foul play sa pagkamatay ng Pilipina. May report si Ivan Mayrina. Halos hindi na makilala ang labi ni Rubilin Loren Repotente, isang overseas Filipino worker sa Malaysia nang matagpuan siya sa kanyang nasunog na kwarto. Kwento ng kanyang asawang Malaysian June 2 raw na mangyari ng insidente. At bago pa nito, tinangka pa raw na nakawan ng mga salarin si Rubilin. Lobas sa autopsy na pinalanghap ng nakalalasong kemikal ang biktima bago sinunog. Pero si Philippine Ambassador to Malaysia Jose Eduardo Malaya III, duda sa kwento ng asawa ni Rubilin. Medyo unusual yung pangyayari na kung saan ang isang tao ay mukha yatang hindi nakalabas sa isang bahay habang ito ay nasusunog. Dahil dito, pinaimbestigahan na sa Royal Malaysia Police kung may foul play sa pagkamatay ni Rubilin. Hindi rin kumbinsido ang ina ni Rubilin sa kung bakit tanging kwarto lang ng anak ang nasunog ng mga oras sa iyon. Hindi raw madali para sa kanya natanggapin ang nangyari, lalo't hindi nila lubusang kilalang manugang na Malaysia na wala pa raw noon sa bahay na magkasunog. Malagi na yung problema, ma'am, kay namatay na lang akong anak. Huwag hindi kay balo kung sa'y pangalan. Nickname lang yun ang among nabalaan. Kung sa nickname mo, Rolls. Ikinababahala din ni Aling Virginia na walang opisyal na record sa OWA Region 12 si Rubilin dahil pumunta siya noon sa Singapore gamit lang ang tourist visa. Kalaunay nag-asawa ng Malaysian at nakapagtrabaho sa isang fast food chain doon. Kaya naman humihingi siya ngayon ng tulong sa gobyerno. Ngayon kong tabang sa Kuan, in Philippine Embassy sa Manila, Embassy sa Malaysian, DIP is Malaysian, DIP is Manila nga. Tabangan lang takong anak nga masulbad ang kaso. Ay brutal ang iyong pagkamatay. Si Vice President Jejomar Binay na Presidential Advisor on OFW Concerns, hinimok ang ating embahada sa Kuala Lumpur na gawin ang lahat para mabigyang hustisya ang pagkamatay ni Rubilin. Ang Department of Foreign Affairs naman tiniyak na gumugulong na ang imbestigasyon sa insidente. Ivan Mayrina, GMA News.